Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras din iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga tao ang kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ipinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At iyong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di niya naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Napakinggan po ba natin ang mga pagbasa? Ang unang pagbasa at ang Ebanghelyo. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, nakasarap pakinggan at pagnilayan ang lahat ng ito. Sa unang salita pa lamang, sinasabi dito, "Sa araw na iyon sa lahat ni Jose ay lilitaw ang isang hari tulad ng suklin mula sa isang tuod." Tuod. Sa mga probinsya, alam nila ang tuod. Alam po ba natin ang tuod? Ang tuod ay bahagi ng puno. Kadalasan, malapit sa ugat. Sige, sabi natin kahit anong bahagi ng puno. Pero ang tuod ay tuyo. Naputol na, natutuyo na, ibig sabihin, wala nang kaugnayan sa buhay. Putol, hindi na siya pwedeng mabuhay, hindi na siya pwedeng magkaroon ng bunga. Pero dito, sinasabi na mula sa langit ese ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Isang tuod, minsan, nasa kahit saang lugar, pero magugulat ka, may uuspong berde, makakakita ng buhay mula sa patay. Larawan ng anak mula sa lahi ni Jose. Tinutukoy ni Propeta Isaías ang ninyong si Jesus na ating hinihintay. Kamatayan mula sa kamatayan uusbong ang buhay dahil sa batang ito. Ganun kahalaga ang batang ito na isisilang na ating iniintay ang pagdiriwang sa Kapaskuhan. May sinasabi pa dito tungkol sa iba't ibang klase ng hayop. Pili tayo ng iba. Magsasama ang guya at ang batang leon. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Pwede ba ito? Iba't ibang klase ng hayop magsasama-sama. Pero sinasabi ng Propeta Isaías, mangyayari ito. Nasa gitna nila ang isang bata. Sabi pa dito, hindi maaano ang bata kahit
laruin ang uloong. Kayo kaya makakita ng isang bata kasama ng ahas. Tatakbo-tatakbo ka para iligtas ang bata. Pero isang propesiya, Propeta Isaías, hindi maano ang bata sa gitna ng ulupong o kahit isang ulupong. Napakaganda, di ba? Paano ba magsasama-sama ang lahat ng klase ng hayop ng mapayapa kundi dahil lamang sa isang bata? May pusong bata, isang bata, si Kristo. Propesiya na titingnan natin sa gitna natin iba't ibang klase ng tao at bawat tao iba't ibang ugali. Ano ka? Leon? Ulupong? Kordero? Manok? Pusa? Aso? May kanya-kanyang karakter ang mga ito. Tayo bilang mga tao may iba't ibang karakter na parang katulad ng hayop. Pero paano tayo makapamuhay ng payapa sa kabila ng iba't ibang ugaling ito pag wala ang batang ito sa ating buhay? Tiyakang away-away tayong lahat. Gulo-gulo, giyera tayo. Manlalaman, may simple, pero tumingin iba, katulad ng ahas, tuso, may taga, may makamandag, may sisimple-simple, pero iba ang dating. Paano makapamuhay ng tahimik kung nakatanggap ng puso ng batang ito, hindi maaano makikita, makapamumuhay ng kalimit. Ganito ang tinutukoy ni Propeta Isaías, pagkahari ng Diyos. Sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng pagkakaiba-iba, pwedeng magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng batang ito na ating inihintay. At sa kabila ng kamatayan na ating naranasan, magkakaroon ng buhay. Patay. Pero sa pamamagitan ng batang ito, ikaw na namamatay araw-araw sa kasalanan, uusbong ang isang bagong nilalang, berde, lalago, bagong buhay sa pamamagitan ng batang ito, si Kristo. Anong sinasabi ng ating Ebanghelyo? Papapalad ang mga nakakahinig ng mga bagay na ito ng salita ng Diyos. Hindi ito napakinggan ng ilang propeta. Hindi sila naging saksi. Hindi si yung mga hari, hindi nila nanas nilang marinig ang mga bagay na ito, pero hindi nila naiintindihan. Pero sinasabi ni Kristo sa kanyang mga apostol, mapalad kayo. Kasi narinig ninyo, inyong narinig ngayon, at inyong at nakikita ang inais nilang makita, pero kayo nakikita ninyo. Mga kapatid, iba ang paningin, iba ang pandinig ng mga Kristiyano. Papapalad ang may ibang pananaw sa mundo patulad ng mga Kristiyano. Ano man ang mangyari sa mundo, iba ang kanilang pandinig. Mapalad. Pagka lumubog ang marikina, iba ang pagtingin ng walang Diyos. Ito'y isang sumpa. Pero ang may Diyos, iba ang titingnan. Pagpapala, biyaya mula sa Diyos. Nagkaroon ng COVID, madami kang maririnig. Isinusumpa ang panahon ito. Isinusumpa ang taong ito. Puro kamalasan ang taong ito. Pero sa mga Kristiyano, ibang tinitignan ang panahon ito. Para sa mga Kristiyano,
ito pa rin ay pagpapala, ito pa rin ay biyaya. Sa mga dumaranas ng kahirapan sa panahon ito, sasabihin nila, walang Paskong magaganap. Hindi tuloy ang Pasko. Pero para sa mga Kristiyano, may pera o wala, may laman ng bulsa, may kaunti ang lamesa, ang Pasko ay Pasko. Pwedeng ipagdiwang ang Pasko sa kabila ng kasalatan sa material na bagay at pwedeng maging masaya sa pagdiriwang ng araw na ito. Nakakakita ang mga Kristiyano, ang mga nakarinig ng salita ng ibang bagay at nai-interpret nila ang lahat ng ito dahil sa kanilang pananampalataya. Everything is grace. Para sa mga Kristiyano, ang lahat ng nangyayari ay biyaya mula sa Diyos at ito ay nagpapalago ng karanasan ng buhay ng tao upang lalong mapalapit sa Diyos na ito na siyang nagmamahal, na siyang nagpapatawad, na siyang nagbibigay at namangako ng buhay na walang hanggan. Salamat. Meron tayong narinig. Salamat. Meron tayong nakikita. Salamat. Merong salita ng Diyos na matanggapin sa puso. Magbibigay sa atin ng isang bagong espiritu at ang isang bagong pagkatao. Amen.